Hello guys, good morning. Nandito po ngayon. Meron tayong bagong tutorial guys na paano ibalik yung distributor guys sa ating makina. So ngayon, tuturo ko po sa inyo kung paano at step by step tayo guys na tuturo ko sa inyo na paano maitama at mapaandar natin agad. Kahit hindi tayo gumamit ng mga timing light. So, ito guys, based na sa kaalaman ko lang to. Para in case na magtanggal kayo, kayo na ba, alam niyo pagbalik para may tama yung position at magpandar niyo agad. So, ngayon guys, meron tayong mga tools na gagamitin. Yung gagamitin natin guys. Meron tayong flat screw, 17mm na back wrench para sa pag-ikot ng pulley para tsaka flat screw 8mm wrench at tsaka meron tayong 12 wrench para sa pagkabit ng ano. So ngayon guys, umpisahan na natin para ikabit natin yung ano, yung CDI guys. So guys, pakita ko sa inyo. Tanggalin muna natin ito siya guys para tama natin guys kung paano natin ano natin yan doon. Kailangan talaga baklasin to para ay tama natin yung pagpasok sa ano, sa housing niya para may tama natin yung position. Turo ko muna sa inyong paraan guys ha. Ito kasi yung yan guys, kita mo ito yung ano guys, tanggalin muna natin to, balik muna natin yan. Itong high tension number 1 guys, makikita natin yan dito. Itong high tension number 1, yung cup kasi, minsan kasi may ano dito guys, may sign dito na number 1. Ito wala. So ngayon, anuhin na lang natin siya. Wala siyang ano guys, number 1. So ngayon, tuturo ko na lang sa inyo kung paano paraan. Bali ito guys, nakikita nyo to guys, may kanto-kanto kasi ito. Ito isang kanto, bali naka-forma siyang diamond guys, diamond, triangle, ganyan. So ngayon, itong kanto na to, na linalagyan ng rotor cup. So try lang natin to guys, papakita ko rin yun doon pag paano pagkabit. So yan, kita nyo yung kantong ito. Ito yung igniter guys, papunta sa CDI circuit guys. Ngayon ito yung kanto dito, nakikita nyo itong kanto na ito, meron siyang dyan nagpaparang magnet guys. Yan, tingnan mo, nagmamagnet yan yung screwdriver natin dito yan. Pag umiikot yan dito guys, pumapair yan dito. Pag dumadaan siya dyan, pumapair yan itong gitna to, dahil ito yung magnetic niya. Pag siya nagbibigay ng fire sa papunta sa high tension wire dito sa distributor cup. So ngayon,
kailangan yung position guys natin, ito yung rotor na to, kailangan yung ano nya, yung angulo nya guys, dito nakatapat yung isang kanto nya guys, dito nakapasa sa gitna. Tapos ito yung ano nya, rotor cup, yung position nya ganyan, kasi ito yung cup nya, number one high tension wire, nakatapat yan dito, yan yung ano nya, nakatapat yan dito. So ngayon kailangan maitama natin, ganun pa rin ang position nya guys pag may pasok nga natin dito sa housing nya, dito sa housing, pag may pasok natin siya dito, kailangan ganito rin ang position. Okay, so ngayon go guys, so bago natin impisahan pag kabit sa distributor dito guys, so kailangan natin baklasin to. So tanggalin muna natin yan, itong cup na at itong cover na to, para makasigurado tayo guys na nasa nakatap tayo guys. Pakita na lang sa inyo para sure tayo guys na nakatap tayo. Para wala tayong dudabli guys na may tama yung ano natin, yung tap, kasi hindi natin mapapaandar yung ano nito, hindi natin mapapaandar kasi wala tayong battery. So sinisigurado lang natin na nasa tap dead center tayo guys, para mabilis yung pagpaandar natin. Yan, tapasin natin siya guys. And plus na natin yung cup. So susunod natin guys yung ito guys, baklasin din natin to, yung ano, yung timing guys. Sigurado natin guys na may tap natin niya sa timing belt camshaft, kahit hindi na natin buksan yung sa ilalim guys, but at least nakita natin sa ano, sa yun. So ikutin natin siya guys, ikutin natin, gamit natin yung 17 yung nabak rings. Tapos tingnan natin dito guys yung valvula guys, yung rocker arms. Tapos katapos tingnan natin siya dito, kailangan gumalaw yung rocker arms number 1. Yan, di pa yan. Para sigurado tayo na nasa top dead center tayo, guys. Ikot pa, ikot. Yan guys, pag duminiin na yung intake na tris guys, yung dalawang to, tataas na to yung rocker arms number 1 para makagalaw siya.
Yan guys, tingnan niyo, dumidiin siya. Posting niya dito guys, malapit na siya ma-itap natin. Yan, oh, malapit na. Tapos yung rocker arm number 3, dinidiin na yung bulb sa yung rocker arm, dinidiin niya doon sa pailalim yung rocker arm niya guys. Yan, tingnan mo. Tapos malapit na tayo dito sa timing. Ito yung ano, yung may pulay puti. Yan. Yan. Yan guys. Ito yung ano natin, yung marking timing number, camshaft timing guys. So ito yung guide niya, ito yung tsaka yung araw niya, tapos yung meron siyang tumbok dito, kita nyo yun ang basihan. Ito yung tumbok, sabi ko ito yung tumbok, tapos ito yung araw, tapos yung ito yung mark timing. So tapos dito guys, naka ano tayo, naka diin yung intake number 3. Number 3 guys. So ngayon tingnan natin pag gumalaw to siya guys. Pag gumalaw siya yan. Naka ano na tayo guys, nakatap na tayo. Yan, nakatap na tayo guys. Kasi napagalaw na natin yung ano. Yan. Yan, tumutunog na. Yan. Paggalaw na natin siya guys. So dito na tayo guys sa ano, dito na tayo sa CRDI. Mamounting na natin siya doon para may kabit na natin. So ngayon tama natin siya guys. So tulad ng sinasabi ko kanina, itong ano na to, ito yung ano dito, yung diba circle to, yung hiwa dito, yan ang guide sa papunta rito guys, tap number 1. Yan punta itong araw. So kailangan kung saan itong nakatapat na ito yung parang hiwa na to, kailangan natapat din dito siya sa ano, yung angle niya dito sa ano, sa yan, nasa yan. Tingnan niyo guys, nasa ano tayo, nasa gitna tayo ng igniter guys. Yan. So pagpasok natin guys, pag nandito ka siya guys, hindi ka andaran yan kasi malayo yung ano niyan, layo yung timing mo guys. Pag ganyan yung ano mo position, hindi ka andaran. Tapos pag ganyan rin, hindi andar yan. Pag ganyan, hindi andar yan. Kailangan ganyan talaga guys, ganyan yung position. Basta sinisigurado mo dito yung ano dito, yung ito, yung triangle na to, kailangan nakatutok dito siya sa igniter. Yan, dito tayo nakatutok. Pag diyan nakatapat, tapos pagkabit natin guys, kailangan i-adjust lang natin konti. Yan, clockwise. Counterclockwise. Yan, i-adjust natin konti para pag pumasok, may pasok natin, may isurbol natin ganyan. Okay, yan. Dandahan lang guys, dandahan, yan. Nano ko. Yan, pasok ko yan. Yan, ano mo natin, ilinis mo natin konti guys, para pag swak natin. Yan. Sus. Ngayon guys, ang layo yan. Hindi yan talaga, hindi andar yan. Balik ulit. Subok. Yan, pangalawang subok. Kailangan may sakto guys.
Yan. Yan guys, tama siya. Nakuha natin yung angle niya. So yan. Mapapaandar natin siya, guys. Pag ganyan, mapapaandar natin 'yan. Papandar natin 'yan. Kaya mo, guys. Kabit natin yung ano niya. Cut. Tapos yung ano niya. Yan. Ito number one, guys, na high tension wire. Yan, nakatapag yan dito, guys. Yan mo. Yan. Ito yung number one high tension wire. Pag nakatapag yan dito, yan ang unang magpapire sa number one. Yung high tension wire. Itong high tension wire niya. Ito, number one. Pasok natin siya. Mabibigyan siya ng fire. Yan. So, ngayon, kakabit na natin siya. Kabit na natin. Yan, ganyan. Kasi naitapat na natin siya natin, yung ano, position niya. Sigurado under tayo, guys. Kasi, kumuha na tayo dito sa, ano, sa compression shock. Compression stroke number one. Tapos, naka-timing pa tayo dito sa ano, guys, naka-timing pa tayo dito, tapos naka-compression stroke pa tayo, number one. So, tapos etapat natin sa tama yung position na ano, nasa CDI natin, distributor. Sigurado, under tayo, guys. Pagpa-under nito, guys, dandahan mo lang ito, ipihit natin, guys, para may advance natin, para mabilis natin mapa-under. Tapos makuha na yun natin, start lang ng start, mapa-start na yan. Tama nyo niya yan. Tapos kakabit na natin siya, guys. So kakabit na natin siya. Ngayon, balik na natin siya, guys, yung ano, yung cover. Balik na natin yung cover niya. Tapos, no! Balik na natin yung ano niya. So ngayon, guys, hindi ko na ipapakita sa inyo pagkabit ng mga bolt nito. So at least pinakita ko na sa inyo yung ano, yung position. Ito yung high tension number 1. Dito siya yung tinuro ko sa inyo, guys. Yan. Ito yung high tension number 1. Yan. Katutok yan dito. Ito high tension number 1. Dito natin kakabit siya, guys. Sunod. High tension number 3. High tension number 3, guys. Yan. Tension number 2. Yung part kasi nito, guys. Tingnan natin, guys, pakita ko sa inyo kung nasa yung fire nito. Pag-ikot ng ganyan, guys. Yan.
Ayan guys, kakabit na natin nga ng attention number 1. Ito yung attention number 1 guys. Dito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Dito yung nakatapat yung ano, wrong rotor papunta doon. Pero yung attention number 1 guys, ito yung attention number 1. Sunod yung attention number 3. Dito natin yan itatapat sa number 3 guys. Sunod number 2. 132 yung pairing niya guys ha, 132 guys ha. Yung pairing order niya 132. So yan lang guys. Sigurado makapaganda na yung sasakyan nyo. So ngayon hindi pa kayo nakapag-subscribe. Subscribe kayo at mag-share kayo guys para meron tayong maibang matutunan na mga tao. At least may share natin yung ano natin na kalaman natin. So salamat guys. Bye-bye.